ang Janet Abayari. Naging pantasya siya ng mga kalalakihan noong dekada 90. Ating balikan at ating kilalanin ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang ganitong klase mga video, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Gandang kaakit-akit, mapulang labi na tila nagpapahiwatig na isang matamis na halik. Mga matang nakatunaw ang tingin, kahali-hali ng pangangatawan. At sige na nga, isang ubod ng liwanag na hinaharap. Yan ang ilan lamang sa mga katangian na itinuturing na isa sa pinakapopular na artistang Pilipino na gumaganap sa papel na isa sa pinakapopular na Pinoy superhero. Siya'y walang iba kundi si Anjanet Palencia Abayari, na mas kilala bilang si Anjanet Abayari o AJ noong dekada 90. Sino nga ba naman ang hindi nakakilala sa 1990s bombshell na ito? Sumikat si Anjanet Abayari nang makoronahan siya bilang binibining Pilipinas Universe noong 1991. Naging controversial siya makaraang bawiin ang kanyang korona dahil napag-alamang siya'y isang American citizen. Alam naman natin ang patakaran sa isang beauty contest. Kailangan ni 100% natural born citizen ka ng bansang nire-represent mo. At dahil dito, pinalitan siya nooy binibining Pilipinas Maha International, isang titulo na walang kinalaman sa artistang sina Maha Salvador. Si Alo Gonzales bilang representative ng Pilipinas sa Miss Universe pageant na ginanap sa Las Vegas, Nevada. Kahanga-hanga ang katatagan ng babaeng ito dahil imbis na mawala ng pag-asa at magmaktol dahil sa kinasangkutang kontrobersya, naging daan pa ito upang lalo siyang magsumikap sa buhay na naging dahilan ng biglaang pagpasok niya sa magulong mundo ng showbiz na buong puso naman niyang tinanggap ng mga sambayanan. Naging isa siyang tinitingalang sex goddess at nakatambal sa pelikula ng ilan sa mga pinakasikat na leading men ng showbiz tulad ni na Fernando Poe Jr., Bong Revilla Jr., Andrew E. at Raymar Santiago at marami pang iba. Lalo pa siyang sumikat nang gampanan niya ang papel na Darna sa pelikulang Darna ang Pagbabalik sa direksyon ni Piki Galiaga. Kahanin ng ilang mga bigating artista tulad ni Nanette Medved, Angie Luxin at Belma Santos na nakipagsiganap din bilang isa sa pinakapaboritong Pinay superhero na Darna. Pero kung tutuusin, sumikat din naman si Anjanet Abayari dahil sa ubod ng laki ng kanyang hinaharap. Marahil karamihan ng mga lalaki noon ay pinagpapantasya ang artistang ito. Nang manamlay ang karir ni Anjanet Abayari, nagdesisyon itong manirahan na lamang sa Guam. Pero dahil mapagbiro ang pasaway na tadhana, siya nabilanggo sa bansang iyon. Dahil sa isyu na pinagbabawal na gamot, tamang iniisip mo, ibang bato ang nilunok ni Darna. Kaya naman nagkagulo-gulo ang buhay niya. Sa ngayon malaya at tahimik na siyang naniniran kasama ng kanyang asawa at mga anak sa US. At iyan ang maiksing kwento kay Anjanet Abayari. Kung nagustuhan po ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe sa akin channel. Salamat! Flashback. Well, ako kasi dito boy, pag may trabaho talaga, binibigay ko talaga yung best ko. Ganun ko kamahal yung craft and yung role inaalagaan. Nagulat ang ilang netizen sa paglabas ng litrato ni Angel Luxin na bigla na lamang naging isang gain weight. Marami nagsasabi na edited lang daw ang naturang picture. Kung hilig mo ang mga ganitong mga kwento at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga kwento at kaalaman kagaya nito. Kaya simulan na natin. Hindi may thank you.
At iyan ang maiksing kwento kay Angel Locsin sa bago niyang locks na yun. Kung nagustuhan ang aking video, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga latest kong